What's up mga kadadudes? So ngayon, ang ituturo ko naman is kung paano magbaklas ng dashboard sa Toyota Vios Gen 2. Okay? So dito. So bakit ba natin siya kailangan baklasin? Kung ang sasakyan nyo guys, 2 years na or more na hindi nakakalas, possible yan na marumi na yung loob. Okay? So ngayon, ituturo ko ang step by step ng pagbaklas at saka pagbalik. Okay? So tara! Okay guys, first, usog natin yung upuan, syempre, para mas makakilos tayo ng maayos. Then about naman sa mga tools, ito, ratchet with extension, then 10mm na socket, 10mm na T-range, flat screw, at saka Phillips screw. Tapos, electrical tape, then basahan. Okay guys, first, baba natin to. Yan. So, tinanggal ko na pala guys yung mga screw at saka mga tornilyo para at least mabilis tayo, okay? So, first, tanggalin natin to. Ayan. Then, next, ito. Ayan. Then, ito. Hatakin lang natin bagya. Ayan. Mahuhugutan natin to. Then, next. Meron siyang dalawang screw dito. So, tinanggal ko na guys. Then, meron siyang dalawang socket. So remind ko guys, bago nyo gawin to, bago kayo mag-disconnect ng mga socket, make sure na nakatanggal na yung ating negative sa battery. Okay? So ito, tatanggalin natin yung dalawang socket. Ayan. Then natanggal na rin guys yung dalawang screw dito. Then angat natin dito, kapit sa kabila. Ayan. Makukuha na natin to. Okay? Then next, dito, meron siyang socket dito sa may hazard. So, tanggalin natin. Yan. Then, hahatakin natin to. Yan. So, makukuha na natin to siya, guys. Then, next, meron siyang apat na screw dito. Yan. Pag natanggal natin yan, guys, mahuhugot na natin to. Then, disconnect natin, guys, itong mga socket. Yan. So, para hindi kayo malito guys, mas maganda, balutan muna natin ang electrical tape. Para hindi kayo malito. Kasi mamaya marami na yan guys. Yan. Then next, sa pagtanggal naman ito, meron siyang mga lock dito. So, alugin nyo lang yan, ihatakin nyo. Then dito. Then dito guys, remind ko para hindi kayo malito, mas maganda picturean niyo muna bago niyo kalasin. Okay? So sa pagtanggal niyan guys, flat screw lang, papray lang natin 'yan. Then dito sa kabila. Yan. Then disconnect natin yung mga socket. Then next, sa pagtanggal dito guys, ipapry lang natin siya ng flat screw. Make sure iset na muna natin ng mga dito sa dulo. Okay? Papry lang natin siya rito. Yan. Then dito sa kabila. Then dito naman. Yan, matatanggal natin siya guys. Okay? Then next, ito. Balutan natin para at least hindi kayo malito guys. Yan. Then sa pagtanggal nito guys, meron siyang dalawang screw dito. So tinanggal ko na siya. Then tatanggalin natin to. Yan. Sa pagtanggal nito guys, hahatakin lang natin to. Yan. Okay. So pag natanggal na natin yan guys, pwede na natin siyang iangat. So remind ko, kung meron kayong airbag dito sa kabila, meron siyang dalawang 12mm na bolt sa loob. So sa pagtanggal yan guys, tanggalin nyo to. Yan. Then, magkakaroon na kayo ng access dito. So 12mm na bolt lang naman yan. So pag natanggal nyo guys, pwede nyo na siyang iangat. Yan. Okay, so ganun lang kasimple yan.
natanggalan natin to guys, after na ito pwede nyo rin tanggalin. Yan. Then ito, then dito guys, lagyan nyo na lang ng basahan, okay, para once na maglinis kayo, hindi siya marumihan. Yan. So after nating makalas dito guys, ang isusunod natin dito sa gitna. Okay, sa pagtanggal naman na ito guys, simple lang yan. So first, ito, pasok muna natin para at least hindi siya nakaharang. Then next, itong shift knob, tanggalin natin. Then ito, iaangat lang natin to guys. Yan. Mahuhugutan natin to. Then next, meron siyang dalawang 10mm na bolt dito sa loob. So tinanggal ko na siya guys, okay. Then ang susunod natin ito. So hatakin lang natin to. Yan. Then meron siyang socket dito sa loob. So disconnect natin. Yan. Para makakuha natin to, okay. Then next, itong socket ito guys, naka clip siya rito. So tanggalin muna natin. Yan. Then meron siyang dalawang 10mm na bolt dito. So tinanggal ko na siya guys. Pag natanggal natin yan, pwede natin siyang itulak papunta dito. Yan. Then mahuhugutan natin to guys. Then next, bago natin to matanggal, meron siyang dalawang 10mm na bolt din dito. So tinanggal ko na rin. Hahatakin lang natin to. Yan. And dito. Okay. So pag natanggal natin to guys dito, susunod na natin to. Okay guys, bago natin kalasin to, yan, unahin nating tanggalin itong cable sa ating hood at saka yung pinaka port natin sa OBD. Okay? So ito, hawiin natin to or tanggalin natin. Yan. Then ito. Then next, gagamit tayo guys ng flat screw dito, then tulak. Yan. Then next dito, hatakin natin to. Yan. Then tsaka natin tanggalin dito, okay. Yan. Then dito guys, meron siyang dalawang screw, tinanggal ko siya. Yan. Then tsaka natin hatakin dito sa babaw. Yan. Sa pagbaklas nito, meron siyang 8 10mm na bolt. Okay, so paikot lang naman siya kasi isang buo yan. Yan, isang buo yan natin tatanggalin. So ang mga location ng mga bolt niyan guys, andito. So yan, yung isa kasi natatakpan ng rubber dito. So tanggalin nyo muna, hatakin nyo lang yon. Yan ito. Then next. Yan. Dito. Sa baba. Yan. Then dito sa harap ng ating steering dito tsaka sa pa. Yan. Yan lang naman yung mga location niyan. Okay guys, after nating matanggal yung mga bolt, okay? Next natin ito. So pry lang natin yan guys. Yan. Yan dito, tsaka dito. Yan. Then next, ito, pasok muna natin dito para at least pag hinugot natin to, hindi siya nakaharang. Yan. Then meron siyang dalawang clip, yung isa nandito sa baba. Yan. Then dito. Okay. Then tsaka na natin to, mahugot. Yan. So angat natin. Then ito. Okay. So ngayon natanggal natin guys, linisan na natin. Okay guys, yan, tapos na nating linisan. Tsaka dito. Yan. So ngayon, ibabalik na natin siya. Sa pagbalik guys, unahin natin to. Yan. So kunin natin tong mga socket. Then ito,
Saka natin i-align. Yan. So pag na-align na natin guys, ay kakabit ko muna yung mga bolt. Okay guys, ngayon na naikabit na natin yung mga tornilyo niya. So next natin, ito. Yan. Then next, sunod natin yung nandirito sa ilalim. Sa pagkabit naman ito guys, simple lang yan. So, pasok natin to mula dito sa ibabaw. Okay? Then, tulak. Yan. Then ito, unahin natin dito ikabit. So, align nyo lang. Then, pag naikabit nyo na siya guys, tsaka nyo ngayon hatakin. Yan. Okay? Then next, kabit natin to. Yan, i-align nyo lang yan guys. Yan. Then kabit nyo yung dalawang screw. Okay? Then tsaka nyo takpan. So next natin guys, dito, sa gitna. Okay guys, pagdating dito sa gitna, unahin natin yung nandirito. Okay? So kabit muna natin tong clip. Yan. Then ito, may mga clip lang naman yan dyan guys. So align nyo lang. Yan, then tulak. Okay? Dito sa kabila yun lang din, so align nyo then tulak. Okay, so pwede nyo nang ilagay guys yung dalawang 10mm na bolt. Then next, sunod natin yung nandirito. Ito siya guys. Yan. Then tsaka natin i-align dito sa kabila kay tutulak. Yan. Okay? Then lagay niyo yung dalawang 10mm na bolt dito at saka dito. Okay? So after niyo mailagay diyan, sunod natin itong socket. Kabit natin 'to. Yan. Then next, 'to. Lagay natin yung socket. Yan. Then tsaka lang natin itutulak. Okay? Yan. Then next, ito. So lagay natin yan dito. Then tulak. Okay? Ngayon, ilalagay na natin yung shift knob. Yan. So pagkatapos natin dito guys, dito naman tayo sa gitna. Okay guys, pagdating dito, unahin natin yung mga socket. Ayan. Then dito. Then dito. Ayan. So after natin may kabit yan, dito naman sa kabila. Tatlong socket lang naman yan guys eh. Ayan. Then dito. Okay. Then next, ito. So i-align lang natin. Pag hindi nyo may pasok guys, huwag nyo pilitin ha. Ito, tingnan nyo maigi, baka kasi hindi naka-align. So galaw-galawin nyo lang yan. Yan, may papasok nyo na yan. Then next, itong kabila. So dito sa kabila naman, dapat aware kayo rito. Dapat nakapasok siya rito. Yan. So i-align natin. Ganyan. Okay? So bago nyo isalpak guys, tignan nyo muna kung nagpa-function siya. Yan. Dito. Okay? Then itong clip na to guys, nandirito yan sa gilid eh. So kabit muna natin. Yan. Then tsaka natin siya i-align dito. Yan. Okay, next, kabit natin to. So may mga sakit lang naman yan sa likod. Yan. Then tsaka natin ilalagay. Meron siyang apat na screw dito guys. Dito, dito. Yan. So after nyo may kabit yung mga screw, pwede na natin itong ilagay. Okay? So align nyo lang. Yan. Then tulak. Yan. So after natin may ilagay guys, kakabit natin yung socket dito sa hazard. Yan. Then next, kabit natin to.
dito. So may clip siya rito, guys, tsaka dito. Tatlo, okay? So alay nyo lang. Then ito. Ayan. Then dito, guys, pwede na natin ilagay. Ayan. Okay? Then susunod na natin yung dashboard. Okay, guys, sa pagkabit nito, dapat maging aware kayo dito, dapat nakalapat siya dito. Okay? So papadaanin lang natin dito sa ibabaw. Ayan. Check nyo rin, guys, yung socket, ha. Dito. Ayan. Baka kasi maipit. Ayan. Dito. Check nyo. Then after nyo may align, saka nyo itutulak. Ayan. So pag natulak nyo siya, guys, kakabit na natin to. Ayan. So hawiin lang natin yung mga socket. Then, kabit natin. Ayan. So after nyo mailagay ito, guys, meron siyang dalawang screw. Okay? Then dito, meron din. So after nyo mailagay yung apat na screw, next natin, ito. Ayan. Then next, puro nakaklip na lang yan, guys. Okay. So about naman dito sa gilid, madali na lang naman na yan. Lalagay nyo lang dito and tsaka nyo lang itutulak. Okay? So, same lang din naman yan sa kabila. So ganun lang kasimple, guys, ang pagbaklas dyan at saka pagbalik. Okay? So kung meron kayong mga request na DIY video, please comment below na lang kung anong sasakyan. Hanggat kaya po natin gawan, gagawa natin ng video. Okay? So muli, guys, mga kadadudes, maraming salamat po.